Samantala, dahil sa hindi raw pagbabayad ng buwis, ipinasara ang ilang branch ng isang Philippine offshore gaming operation o POGO. At live mula sa Quezon City, may ulat on the spot si June Veneracion. June! Connie, Rafi, tatlong opisina nga ng isa sa pinakamalaking service providers ng POGO o Philippine offshore gaming operator na karamihan sa mga tauhan ay mga Chinese ang ipinasara ngayon ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Sabay-sabay sinagawa ang pagpapasara sa mga opisina ng Great Empire Gaming and Amusement Corporation sa Quezon City, Parañaque City at sa Subic. Nasa 8,000 POGO workers na karamihan ay mga Chinese ang nagtatrabaho sa mga ipinasarang opisina. Pinalabas sila lahat sa mga opisina bago tuluyang ipinasara ang mga tanggapan. Ayon kay BIR Deputy Commissioner Arnel Gubalia, ang mga Pinoy kaltas agad ang withholding tax, kaya dapat ganun din sa mga Chinese worker. Pero hindi raw ganun ang nangyayari. Sa taya ng BIR, 2 bilyong pisong buwis ang hindi nababayaran kada buwan ng mga tinatayang mahigit 100,000 na Chinese POGO workers dito sa Pilipinas. Babala ni Deputy Commissioner Gubalia, ang operasyon ngayong araw ng Task Force POGO ay simula pa lang daw ng mga isasagawa pang raid laban sa mga hindi rehestrado sa BIR na POGO service providers. Sa mahigit 200 POGO service providers ay mahigit 100 lang daw ang rehestrado sa BIR. Pakinggan natin ang pahayag ni BIR Deputy Commissioner Arnel Gubalia. Unfair po sa atin, tayong mga Pilipino, di ba sweldo natin, kaltas agad. E tapos sila, nagtatrabaho dito, walang tax. Unfair yun, di ba? Kailangan magbayad sila ng buwis dito sa Pilipinas. Yan ang latest sa isinagawang raid ng BIR, katuwang ang mga operatiba mula sa Philippine National Police. Balik sa iyo, Connie Atrafi. So June, kulang-kulang 100, tama ba yung hindi rehistrado base doon sa bilang na ibinigay ng mga otoridad sa inyo? So anong balak nila rito, June? Ito'y mga pinadala ng mga notices sa Rafi na itong mga service providers na ito, ang sinasabi ng BIR out of 200, more than 100 have registered. Pero yung mga remaining nung numero na yon ay hindi daw rehistrado. Sabi ng BIR, kaya sila yung target, pinadala na ng notices yung mga yan. Ito nga sinalakay ngayon, Rafi, binigyan ng notice ito mga 2 or 3 months ago para mag-comply doon sa kanilang mga tax liabilities. Pero hindi nga sila nag-comply, kaya pinasara. At ganun din ang gagawin dito sa mga iba pang target ng BIR, Rafi. Okay, maraming salamat, June Veneracion.